Mga kalingap, safe po kaming nakarating sa Iriga City at ayan, pumunta na po kami agad sa hotel para tumuloy at makapagpahinga. Ngunit, ito po ay punuan na. Kaya dumiretso po kami kay Kuya Manuel para dito po kami magpalipas ng gabi. At agad sinimulan ni Kuya Bal ang pagpapalaro at pagpapasaya sa mga tribo dito. Katulad na lang po ng Katabog, Natabunan, Rumbang at Ilian. Kahit mainit at sobrang pagod dahil sa sobrang layo ng aming nilakbay, marating lang namin ang kanilang tribo. Makita lang namin ang mga ngiti sa kanilang mga labi ay naiidsa na ang aming mga pagod. Tara mga kalingap, sabay-sabay po tayong panoorin ang aking vlog. Na ito po ay makikita nyo na sobrang saya ng bawat tribo dito. At dito mga kalingap, ang kanilang libangan ay ang pagmamama. At ang awit ni Mark ay para sa mga tribo at sa mga minamahal nating viewers. Tara po mga kalingap, sabay-sabay po tayong manood. Maraming salamat sa iyo, Kuya Pinsan Kayada. Sir, sa pagtulong mo sa kapwa, hindi ka na magsawa. Kung ang araw magbubunga rin naman ang iyong pagtulong sa mamamayan. Kasama ka palagi kahit saan ang biyahe para makatulong sa nangangailangan. Kuya Pinsan, marami pong salamat. So ayan po mga kalingap, isang magandang umaga. Yan, kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, ako po si Vincent Caliada. Please like and share po ng aking mga videos and don't forget to hit the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga videos. At ayan mga kalingap, nandito si Mark Anthony. Mark Anthony, diba? Isa po sa mga na-vlog ni Kuya Palampitos na nagpaalam po tayo na i-vlog natin si Mark Anthony. No? Sobrang naghanga ako sa kanyang kanta. Sobrang tagos sa puso pag dinibdib mo mga kalingap. Sobrang maiiyak ka. At na-vlog na din po ito ni Kalingap Rab, paano mga Kalingap. Yan. Siyempre kailangan natin magpaalam kay Kalampitos kasi siya po yung naka-vlog dito. Okay naman daw po. Yan. Ang bait talaga ni Kuya Kalampitos. Yan, ayun si Kuya Kalampitos. So, yan, ini-interview ko na kuya si ano, si Mark Anthony. Sobrang naiiyak ako pag ganda niya. Maraming naiiyak. Ayun, ayun si Mark Anthony. Kanina nag 100 plus na. Yan, naka-interview na ito kuya. Good morning Kuya Kalampitos. Good morning po. Wala pang aligo. Wala pang aligo. Yan. Mark, ilang taon ka na Mark? 14. 14. Anong grade mo na? Grade 9. Kaya lang na sila? Nagbibili lang po ng ano? Grade 9. Saan? Pinaglabanan. Sa pagkakanta mo, ano yung mga natanggap mo, yung mga award na natanggap mo? Sa pagkanta ko? Oo. Halimbawa po yung nilaban po ako sa sentral yun. Yung ano po, ang natanggap ko po, yung gagamitin ko po sa paglaban ko po sa kanta. Oo, paglaban mo sa kanta. Tapos? Ano kaya? Yung sa puso? Tanggap ko sa pagkakanta. Oo, oh, yung pinaka hindi mo makakalimutan na natanggap mo sa pagkanta mo. Kasi yun yung parang best way mo, yung parang doon ka nakilala sa pagkakanta. Ano yung pinaka natanggap mong hindi mo makakalimutan? Natanggap ko sa aking pagkakanta? Oo. Oh. Yung parang yung malaking award yung natanggap mo, yung hindi mo makakalimutan. Hindi ko makakalimutan. So, yun pa. Ang natanggap ko, yung sa akin pagkakanta, dahil sa akin pagkakanta mo, may natanggap ako. Magbablog. Hindi, yung kunyari, di ba yung nung panahon na hindi mo pa kakilala si Kuya Kalampitos. Sa ano po? Lapa ko po sa
Yung pag, ano po, yung pag-train po sa akin. Ah, pag-train, pag-train sa iyo? Oh. Sino train sa iyo? Ano po, si Mama, pag-kitis po, no? Ilang taon ka ba tinuruan? 12 pa lang. 12? Yung 12 years old ka? Oh, di parang 2 years lang, no? Pero ang galing, ano? 2 years pa lang, pero yung kanta niya, sobrang nakakahanga, sobrang tagus sa puso. Pag dinibdib mo yung kanta niya, maiiyak ka. Ano? Yung grade park pa lang ako, ayaw maniwala ng teacher ko na marunong ako magkakamata. Hindi, ibig sabihin mo, ang grade, kailan mo na ano, kailan mo siya, kailan mo na ilabas yung talent mo? Kailan mo nalaman na may talent ka pala sa pagkanta? Grade 1 pa lang po ako. Grade 1? Oo, ang galing ano? Ano kasi, tatay ko rin po ano, singer rin po siya. Singer? Kaya mas magaling pa po siya sa akin. Mas magaling pa yung papa mo? So, ano, tanong ko lang, nung grade 1 ka, ano yung unang pinaka kinanta mo? Tanda mo ba? Diba? May bukas pa. May bukas pa? Mm-hmm. Pwede mo ba akong sample lang nung may bukas pa? Kaya ba? Kahit gitarahin, kaya mo. Ha? Kaya mo gitarahin siya. Sige, bigyan mo nga ako ng sample. Ano kasi yun? Ano? Bigyan mo nga ako. Hindi pa alam ang ibang chords. Ay, hindi mo alam ang ibang chords. Ano na lang yung may bibigay mong ano, yung kahit worship song? Okay. Yung parang ano? Yung kay bote-bote mo po, Panginoon yun. Kay bote mo, Panginoon? Yun, pwede yun. Kaya mo gitarahin yun? Opo. O sige, bigyan mo nga ako ng kanta, ano, Mark. Yung kasi yung inspirational song din yun, no? Kanta mga kalingap. Sobrang angas, sobrang ganda. Ang ganda sa pakiramdam. Nakaka, ano, o Emmanuel, nakakatawis sa puso ko yung mga kanta nila. Ano pa, ano, tanong ko pa, ano pa yung, ano, yung hindi mo makakalimutan. Kapag may problema ka, mga tanong ko lang, kapag may problema ka,
Anong ginagawa mo? Pinadaan mo sa kanta, ganun? Umiiyak. Tapos sa gitara. Ano yung mga tinutugtog mo pag may problema ka? Sige nga, sabi naman. Okay lang ba kanta yun? Para anong ibig sabihin nung kailan ka iniwan ng Diyos? Ano, yun ba yung mga taong halimbawa may sakit ka, kailan ka iniwan ng Diyos? Ah, okay. Doon yun sa may mga ano, siyempre hindi lang siguro sa may sakit, no. Yun sa mga taong parang nawawalan na ng tiwala kay Papa God, yung mga maraming pinagdadaanan, no. Sige, pwedeng kantayin mo ulit para sa kanila. Kasi meron tayong mga OFW na malalayo sa kanilang pamilya. Ayan, nakikipagsapalan sa ibang bansa. Thank you.
Sarap sa ano, sarap ng boses mo. Grabe, nakakaano. Sakayat. Bukod sa pagkakanta, tanong ko lang, Mark, nakatulong ba ang pagkakanta sa iyong buhay? Ako dahil sa okay. Sa aking talento sa pagkakanta. Opo. No, nakilala ko sa Kalapitas. Si Kuya Kalapitas, tapos dahil sa pagkakanta. Maraming nakakilala na sa iyo. Kahit ibang nasa ibang bansa, nakilala ka sa talent ko. Worldwide, nakikilala ka sa talent sa ano ba, sa Facebook, ano, nag-trend sa iyo po. Kasi yung talent mo kasi pampihira, sobrang ang sarap sa pakinamdam. Maraming na-inspired sa kinakanta mo. Anong pwede mong kantahin? Anong pwede mong kantahin para sa mga taong malalayo sa kanilang pamilya na nagsusumikap sila sa ibang bansa na magtrabaho para magkaroon yung mga kamag-anak nila dito sa Pilipinas ng magandang buhay, mga pamilya nila? Alam ba yan? Meron ka bang may bibigay na kanta na inspirational song para sa kanila? Kasi para hindi sila mag-isip no, kung ano-ano. Diba mayroon mga nasa ibang bansa na mga nawawala ng lakas ng loob? Diba? Anong may bibigay mo sa kanilang kanta? Awitin mo para sa kanila, maihahandog mo. Anong maihahandog mo sa kanila? Anong may bibigay mong kanta? Hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananalita sa Kanya. Subalit ang sino mang lumapit sa Diyos ay hindi mapahama kundi
kakaroon ng buhay na walang hanggan. Mm-hmm. Ano yung pagkakaintindi mo din sa verse na yun? Ulit. Hebreo 11 verse 6, hindi maaaring kalob daw ang Diyos ang walang pananampalataya sa kanya. Subalit ang sinuang tumatid sa Diyos ay dapat sumapalataya sa Diyos at siya ang nagbibigay ganting para sa mga mga. Halimbawa, ano? Dapat, kung nalapit ka sa Diyos, dapat, kung halimbawa na ano ka sa simba, hindi yung basta ka lang magsimba, dapat, bago pag ano, mag-aral sa church, ano, dapat paniwalaan yung mga dapat paniwala ko ano sa mga sinasabi ng mga pastors. Dapat maniwala. Dapat mong paniwalaan na may Diyos talaga. Kung talagang makadiyos ka, yeah, ano sa puso kumbaga. Opo. Kung talagang ano, kung talagang ano. Ano 'yun? Talaga dapat kaya. Meron talaga ng ano, Diyos. Kung ano yung sinasapuso mo, may Diyos talaga yung ano, bibigyan ka ng tempo pala na galing sa kanya. Ano, kabutihan. Napakaganda, no? Salamat, Mart. Ito, pinapaabot ito sa iyo ni Mamila Cipriano. Pasalamatan mo na lang si Mamila. Ito, malaking tulong ito sa pag-aaral mo, no? Kahit paano. Ito, sarapin mo. Mamila. Mamila Cipriano. Pasalamatan mo siya. Salamat po, Ma'am. Mamila. Mamila. Cipriano. Cipriano. Yeah. Pwede bang kantahan mo pa ako ng mga... yung last na, last song, okay lang, last song. Ang tama ko nun sa, yung pag may mga karamdaman na tao. Kasi yung ano, gusto kong ialay yung kanta mo sa kanila. Kasi merong mga nagmamahal sa akin, mga sponsor sa akin na may mga karamdaman. Gusto ko awitan sila ng para maging meron silang inspirational na kahit anong pagdadaanan nila sa buhay, malampasan nila. Pwedeng kantahin mo para sa kanila? Ano kasi yung G-Hall? Kasi basta yung ano, yung para sa kanila, ha? Kasi sila yung may mga karamdaman, na grabing karamdaman nila. Pero pilit nila lumalaban kasi mayroong mga tao na nag-aalis sa kanila, nag-aasa. Mamaliw, natapatan mo
Salamat, salamat Mar sa mga gandang kanta. Masakit ulo mo ba? Hindi. Yan. Ulit, pasalamatan mo si Mamila. Salamat po sa binigay. Mamila Cipriano. Cipriano po sa binigay. Binigay na. Tulong. Tulong sa Oh, ang magpapakilala pala ako sa iyo, ako si Vincent Calyada. Vincent Calyada. So, ayan po mga kalingap, sana po nag-enjoy po kayo sa kanta ni Mart. Ano, yan. Para po sa inyo yan mga kalingap. Ito pong awitin niya para sa Iriga Mission Trip, sa may mga karamdaman, sa mga taong nawawalan na po ng pag-asa. Yan, ano, para sa inyo po yan lahat. Yan, kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, ako po si Vincent Calyada. Please like and share po ng aking mga videos and don't forget to hit the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga videos at supportahin niyo po mga kalingap. Si Kuya Bal, Kalingap Rap at Edda Vlogs. Sana po i-like at i-share po natin ang kanilang mga videos para mapalawak pa po ang kanilang pagtulong po sa mga taong nangangailangan. Ano Mark? Ano pang verse na po para sa inyo? Sige, ano pang verse? Awa, chapter 4, verse 12. Sa kanya lamang matatag po ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong ligtig. May binigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. John 3:16. Sapagkat niya yun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. At ibinigay niya ang kanya kaisa-isang anak upang ang sino mga sumampalatay sa kanya ay hindi mapahamak. Ano po? Karugtong na rin po yun ang Hebreo 11:6. Parang ano? Kasi yung sabi daw, ano, sapagkat niya yun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan at inibigay niya ang kanya. Isa-isang ano, upang ang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak. Ano, parang ibig sabihin kapag nananampalataya sa kanya na malakas ang anong paninimpalataya pa sa Diyos. Katulad nung tumuturo sa akin sa ano Bible. Ano parang siya ay the next thing na pakigat. Hey, pagdating sa ano yung limbaw yung ano po. Sabi daw, may nagpaparamdam daw si, ano, sa, dinisting po siya ni God dahil, ano, di niya po pinapansin yung mga nagpaparamdam. Ang pinapansin niya po yung, ano, yung, nagpapatugtog lang po siya ng Christian song, nagbabasa ng Bible pa. Sa, ano, yung, ano, wala naman pa sa kanyang, ang ibig sabihin po, parang, dinisting po siya ni God, upang ma-check po ni God na siya ay tapat talaga sa paninimpalataya, ay pananampalataya sa ating Diyos.